Marami ditong mga nagbabike, ayan o. Napakaganda rin kasi ng view dito sa area na to. Kita mo yung dagat, tapos may mga barko. So subukan natin ihataw itong ating big bike e-bike. Tingnan natin kung gaano kabilis natin siya mapapatakbo for today's video. 82, 85, 87. Ayan yun, naka-ADB na yun, yung dalawang magkaangkas na yun. Napapatingin sila sa ating big bike e-bike, ayan o. Nagtatawa na sila, pinag-uusapan nila yung ating big bike e-bike. Sabi ko yung big bike, pero walang tunog ha, no? Ayun o, papa-okay sila dalawa, ayun o. Ang ganda ng e-bike mo ha, nasa kamay yung busina, sige nga. Nasa brake lever, ano? Galing na busina nito. Sa mga nakakaalam nitong JRC Works, pakitulungan naman tayo na makarating sa kanila itong video natin para mapalakas pa natin itong big bike e-bike natin. Kung big bike na, e-bike lang. E-bike lang malakas. Ano masasabi nyo? Ayos ba? Nakakita sila ng big bike pero walang tunog eh, no? Yan, ito na yung mismong warehouse ni Payma. Ito napansin kagad natin, mini big bike e-bike. Mini big bike, oh. Meron pa palang isa. Nag-iisa na lang po yan. Nag-iisa na lang. Ito pa may may-ari na. Wala pa. Wala pang may-ari, guys. Paunahan na lang kayo kung sino ang maswerteng magkakaroon ng ganitong klaseng e-bike. Ito yung mga bagong dating na version 3 na disc brake ng kanyang brake system. Version 3. So yung pinakita natin kanina doon, version 3 din, pero drum brake. Oo, drum brake. Ito, version 3, disc brake na. Disc brake, tapos mas pinalapad na yung upuan niya sa upuan ng driver. Makita natin yung controller. Para siyang dump truck. You know? Meron pang aginaldo sa atin si Atcha. Thank you ha. May ampaw na, meron pang grocery. Yo, what's up guys? Nagbabalik ang inyong lingkod, Carlos Vlogger nga pala. Bali ngayong araw, bali ito yung first time nating ilalabas mula nung nabili natin itong ating big bike e-bike. As you can see, sobrang alikabok niya guys, dahil mula nung nakuha ko to, siguro almost 2 months na mula nung nakuha ko siya dun sa e-bike shop na pinagbilahan ko dito, eh ngayon ko lang ulit siya magagamit. So ngayon, ilalabas natin siya. Pero punas-punasan muna natin ng bahagya dahil sobrang alikabok niya talaga. Eh no, ngayon lang talaga, first time. Bali ngayong araw guys, medyo paus tayo. Pasensya na kayo sa boses ko. May pupuntahan tayong e-bike shop. Dito lang naman, malapit lang yung e-bike shop na pupuntahan natin. So ito mo yung gagamitin nating service, itong ating big bike e-bike. Ayan. Okay, wait lang, sarado ko lang yung gate. Check ko nga muna yung hangin. Okay naman, matigas. Okay, matigas naman. Okay, so sarado ko lang yung gate. Okay guys, rolling na tayo. Nga pala, pupunta tayo dito sa may Payma e-bike shop kung saan kinuha natin itong ating big bike e-bike. So nilabas natin siya doon. Doon din tayo unang shop na pupunta. Meron daw kasing ibibigay sa akin, parang may pasobre yata yung owner ng Payma. So chinata ko ng mga tauhan niya doon, yung mga kaibigan natin doon sa Payma, na pinapapunta nga daw ako ng boss nila. Siguro may iaabot, tapos parang may konting salo-salo, ewan ko kung paano yung magiging setup nila ron. Tapos parang nabanggit din sa akin nung tauhan nila ron or yung technician, meron din daw yatang ipapablog sa akin ngayong araw. Kaya punta tayo doon, gamitin natin itong ating big bike e-bike. Magugulat siguro sila na ito yung dala natin. Kasi first time talaga mula nung binili ko dun sa kanila to, eh ngayon ko lang din talaga as in magagamit itong unit na to. So tara, samahan nyo ako sa vlog na to para ma-experience natin or kung ano man yung mga ma-experience natin dito sa ating big bike e-bike. So ngayon makikita nyo yung lugar namin.
dito sa may Hulong Duhat, Malabon. Ayan, sa mga taga Malabon, shoutout sa inyo dyan ha. Uy, counterflow. Counterflow yung tricycle. Comment down below guys kung sino yung mga taga Malabon dyan para malaman ko kung meron ba tayong mga subscriber na kalugar dito sa ating channel. Comment kayo dyan guys para mabasa ko kung taga saan kayo, or kung ano, kung saan umabot tong video na to. Mag-comment na rin kayo dyan kung mga taga saan kayo, para alam ko rin kung saan ba nakakarating yung mga ginagawa nating mga video. Medyo matraffic ngayon ha. Ayan o, medyo mapapansin nyo, medyo merong pagsisikip ng daloy ng traffic ko dito pa lang tayo sa may hulo. Ayan, bali ito, nakikita nyo na yan. Yan yung plaza ng Hulong Duhat, yung kulay blue. Tapos yung diretso na yon papunta ng Tansa na Botas. Pero bago kayo makarating dyan, makikita nyo muna yung pinaka landmark, yung Hulong Duhat Market. Tinutumbok natin ngayon, ito yung Jollibee. Ayan yung mga makikita nyo rito. Ayan, Hulong Duhat to. Ayan yung Hulong Duhat Market to. Ayan, yung kulay blue. Bali, hindi pa to yung gagawin nating full review dito sa ating Big Bike e-bike. Bali, ride lang talaga tayo papunta dun sa shop na pupuntahan nga natin sa PEMA. Bali, service lang talaga yung gagawin natin. Siguro sa mga susunod nating vlog, eh gagawa natin talaga ng full review itong ating Big Bike e-bike. So ngayon, ride lang. Road test lang muna. Kumbaga, break in. No? Break in lang muna tayo ngayong araw. Let's go. Ayun, medyo nakaramdam na tayo ng daloy ng ginawa. Medyo lumuluwag-luwag na yung daloy ng trapiko. So mamaya, try natin gumataw dun sa may maluwag na kalsada. Pero ngayon, medyo sumikip na naman. Kala ko lumuwag na. Masikip pa rin pala rito. Meron kasi mga terminal dyan eh. Dyan sa may Conception, sa may Palengke. Humihinto yung mga jeep dyan. Kaya talagang sumisikip dito sa area na to. Pero paglagpas naman dyan, dun sa mga hinihintuan ng mga jeep, eh medyo dire-diretso na rin naman yung daloy ng trapiko dito sa kahabaan nito. Sikip. Bali, ito yung sinasabi ko sa inyong hinihintuan ng mga jeep. Kaya sumisikip yung daloy ng trapiko dito. Ayan o, humihinto sila dito sa may kanan. So ang tendency, lumiliit yung kalsada, nagkakaroon ng parang imbudo, kaya bumabagal yung traffic dun sa may bandang likod. So paglagpas naman natin dito, medyo dire-diretso na papunta ng bayan, dun sa may papuntang Malabon City Hall. Ayan, dire-diretso na tayo rito. Ayan guys, kung mapapansin nyo, medyo maluwag na yung daloy ng trapiko dito. Ayan o, mabilis na tayo ng konti. 70 kilometers per hour na rin pala yung tinatakbo natin na yun ha. Gaya nga nung binanggit ko dun sa unang vlog natin dito sa Big Bike e-bike natin, nung nilabas natin to dun sa kasa ng mga e-bike, ang una na dapat nating i-upgrade dito, dahil sa wala siyang tunog dahil e-bike, di ba? So yung busina niya, hina niya yung busina niya, sobrang hina, napakahina talaga. So kailangan medyo rinig tayo ng mga kasabay natin dito sa kalsada, at syempre dapat maging visible din tayo, lalo na't wala nga tayong tunog. So ilaw tsaka busina yung first upgrade siguro natin gagawin dito sa ating big bike. So ito ngayon, nandito na tayo sa Malabon City Hall. Yan yung nakikita nyo, yung building na yan, Malabon City Hall yan. Ito yung tinatawag nilang OSMAL or Hospital ng Malabon. Diretso tayo dito. Ayan yung kulay dilaw na yan. Yan yung isa sa sikat na trending. Sikat na trending. Yan yung isa sa sikat na mall dati dito. Yan yung tinatawag na Star J guys. Ayan yung dilaw. Star J tawag yan. Yung building na dilaw. Tapos dito sa kanan, ito naman yung Malabon Central Market. Kumbaga ito yung pinaka gitna. Gitna eh. Nakalagay central eh. Gitna. Gitna or nasa bayan kasi siya. So bayan, Central Market. So malapit dito sa munisipyo. Ito kasing lugar na to, itong area na to, ito yung bayan na ng Malabon mismo. So yan yung pinakagitna na palengke nila rito. O diba, ang kulit. Gitna, sentro. So dito na tayo. Uy, hataw na, nasa na tayo. Kaso traffic na naman. Tayo makahataw dito ha.
sikip po. Yun ang isa sa maganda rito sa ating big bike e-bike guys eh. Kahit na tumukod tayo dito sa traffic, yan, katulad nyan, katulad ngayon, traffic. So tutukod natin yung paa natin, di ba? Hindi tayo ganun kahirap. Hindi tayo naka-tiptoe, naka-flat pa rin yung paa natin, ayan o. So medyo naka-bend pa rin yung knee natin. So hindi tayo nahihirapan kahit na traffic. Kasi abot na abot natin siya. Hindi siya ganun kataas, guys. Hindi ganun kataas itong ating big bike e-bike. Kaya all goods lang din kahit na tumukod tayo sa mga ganitong klaseng traffic. Itong area naman na to, guys. Ito yung bagsakan ng mga isda rito, guys. Yung tinatawag pala nilang punduhan. Tawag nila dyan, oh, punduhan. Dyan nila nilalagay yung mga nahuhuling isda sa dagat. Malabon Fishport itong area na to. So boundary siya ng Nabotas tsaka ng Malabon. Itong tulay na to, yun yung naghahati sa Malabon at Nabotas. So pag sumampa ka na rito sa tulay na to, pagbaba mo dyan, e-enter ka na sa Nabotas. Nabotas na yung nakakasakop. Okay guys, bali nasa C4 na tayo ngayon. Ayan, nakalagay yun, Nabotas City Terminal. Yun, may isda, di ba? So dire-diretso na lang natin to papuntang Moriones, tas sa Moriones na tayo kakaliwa. So itong kalsada na to, kahabaan to ng R10, guys, kung tawagin nila R10 yan. Marami ditong mga nagbabike, ayan. Napakaganda rin kasi ng view dito sa area na to. Kita mo yung dagat, tapos may mga barko, kaya nakaka-relax. So subukan natin ihataw itong ating big bike e-bike. Tingnan natin kung gaano kabilis natin siya mapapatakbo for today's video. Excited ako ah. So as you can see, kung nakikita nyo, 78 kilometers per hour, 81 kilometers per hour. Bali na sa number 2 tayo. Hanggang speed level number 3 naman to, guys. Kaya yung 81 kilometers per hour na yun, eh madadagdagan pa. So try natin, subukan natin kung gaano kabilis natin siya ma-ita-top speed ngayong araw. So ang condition ng battery natin ngayon is nasa full charge, kung di ako nagkakamali. Kasi last time, sinurge ko to eh. Sa pagkakatanda ko, eh na-full charge ko naman siya. So ngayon, tingnan natin kung makuha natin yung pinaka-top speed niya or yung pinakasagad na power niya. So medyo excited din ako malaman kung gano'ng nga ba talaga kabilis tumatakbo itong ating big bike e-bike. Ayun yun, naka-ADB na yun, yung dalawang magkaangkas na yun. Napapatingin sila sa ating big bike e-bike. Ayun o, nagtatawa na sila, pinag-uusapan nila yung ating big bike e-bike. Sabi ko yung big bike, pero walang tutog ha, no? Parang weird, siguro nawiwiduhan sila sa ating dalang unit, no? Angas din naman kasi, bakit hindi? Biruin mo, naka-big bike ka, tapos walang tunog. So, bati na ba tayo, boss? Mas stoplight pa. Red light pa, mataw na. Delikado yun. Eh, oh, papa-okay sila dalawa, eh, no? Shout out. Okay, tara, let's go. Mataw tayo. Check natin kung gaano kabilis tong big bike e-bike natin na to. So, sana makita nyo, no? 40, 51, 57, 60, 63, 66, 70, 73, 76, 79, 82. So yung ating speed level number 2, uy, kapag hintuan to, biglang lumiko to. 82 kilometers per hour yung pinakasagad ng ating speed level number 2. So try natin, kapag naka speed level number 3 tayo, tingnan natin kung gaano kabilis nga ba talaga makakatakbo yung ating big bike e-bike. Sana lang wag tayong mabitin or kapusin ng kalsada, no? Siguro nagandahan yung dalawa na magkaangkas. Mukhang gym body yung dalawa na yun eh. Parang malaki braso eh. Pero parang nakangiti eh. Nung tinignan ko sila, nakangiti sila. Nakita nyo lang, di ba, umu-okay pa. Umu-okay pa eh. Siguro natutuwa sila sa unit natin dala ngayon. Ratao tayo, di tayo makahataw. Medyo mabagal tong NMAX na nasa unahan natin. Ito, nasa 82 kilometers per hour na tayo nyan. Yung takbuhang mga ganyan. Mukhang di tayo mabibigay ng chance na maitodo to ha. 82 kilometers per hour lang ha. Parang bitin. Hindi ko pa rin naman kasi na ina number 3 dahil nga, wala tayong pagkakataong ihataw sa isang maluwag
or diretsong kalsada na wala talagang kasabay, or sabihin na natin wala tayong aabutang motorista sa unahan, di ba? So hanap lang tayo ng tempo, tignan lang natin, tsaga-tsagain lang natin kung maitatop speed ba natin tong unit natin na to. Ayan, medyo mahina yung busina natin, no? Hindi tayo masyadong dinig ng mga sinisingitan natin. Kaya kailangan talaga nating i-upgrade yung busina na to. Wala, stoplight na naman. Yun, nag-green, mga ano, mga blue boys. MTPB, gahantay ng huli. So dito, try natin. Medyo malapit-lapit na rin tayo sa Moriones. Let's go. Aliwa na tayo rin dito. Moriones. Okay, nandito na tayo ngayon sa kabaan ng Moriones. Tondo na rin to eh. Sakot na rin ang tondo tong Moriones eh. Medyo malapit-lapit na rin tayo dun sa Pema. Ilang sandali na lang din eh, nandun na tayo. So, tsaga-tsagain lang din natin. Ito yung ano, yung way, sa mga hindi nakakaalam, ito yung way na pag dinire-diretso mo tong kalsada na to, nakakarating ka sa may Tutuban Mall, dun sa may Divisoria. Tumbukin mo lang to, ang labas nito, yung mismong Tutuban Mall. Sa mga pupunta ng Divisoria dyan, ito yung way na pwede nyo ring daanan kapag pupunta kayo ng Divisoria. So sa pangalawang stoplight, dito na ba? Tama, dito na rin yata, no? Pwede na rin yata tayong kumanan dito. Kumanan na tayo rito, kung sakto nakago. Yan, kanan tayo dyan. Yun, dito nga. Ayan na yung simbahan ng ano. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa simbahan na yan. Pero yun yung pinakasimbahan na makikita nyo pag pupunta kayo ng Divisoria. So kaliwa tayo rito. Sa mga magtatanong nga pala ng address or ng kinaroroonan ng Fema e-bike, nandito lang po siya sa may kahabaan ng Juan Luna Street. Ayan, yung kanto na yan, yung way na paganyan, Juan Luna Street na po yan. So dito tayo sa may bandang kanan, makikita na natin yung Fema e-bike. So kakanan tayo rito. Ayan, Juan Luna, itong street na to, Juan Luna Street. Corner sila ng Chacon Street. Ayun. So ito na, dito na tayo sa Fema e-bike. Ayan na, Fema e-bike. Kamusta? Napunta raw ako ni Ache. Ito na tayo, Fema. Oy boss, kamusta? Malita. Hi Ache. Tol, asan sila? Hi. I miss you. Umuwi na, Jilo? Umuwi na? Kami na siya, ante. Aga naman. Lasi, kagabi minum. Ha? Kagabi minum. Wow, minum kagabi, lasing. Yeah. Meron na tayo vlog ngayon? Warehouse na lang. Sa? Warehouse na lang. Ah, sa warehouse? Tama siya, sama. Boss Ronel, kamusta? Yung si Boss Ronel, oh. Ito, ha? Ito, tapos ito, promise. Pag-uwi pa ko. Pag-uwi pa ko. Sa warehouse. Meron? Okay, sige. Break, tapos malapad na yung driver. Sino siya? May napunta ako ni, ano, may pasobre daw si Achi ngayon eh. Ampaw. Siyempre na, Jaso. Pasuko na yan. Ako yung sinunta mo. Kita mo? Big bike? Gamit ko, di ba? Ito? Ayan. Gamit, big bike, e-bike. Di ba? Binili ko sa'yo dito. Oo. Yan, ngayon ko lang ulit ginamit. Dito pa. Ayan. Yeah. Warehouse, meron ba niya sa Kulu? Meron pa ba dumating? Isa lang. Isa na lang. Pero pagkatapos nun, di na magkakaroon. Hindi na. Buti bumili na ako, no?
Dito wala na. Ayos. Punta kami sa ano, warehouse. Che, punta kami warehouse. Okay, punta raw kami warehouse. Yeah. Ang ganda ng e-bike mo, ha? Nasa kamay yung busina, sige nga. Nasa brake lever, ano? Galing na busina nito. Galing nga, ito wala na to. Ah, meron din. Meron din. Ito meron din. Oh, ngas pag bumubusin, pag may preno ka, automatic may tunog. Galing. Sabay na, no? Ayos ah. Galing ano. Saan yung sinasabi niyo ano, nagre-remap ng e-bike? Pasig ka, Pasig. Pasig? Ano pangalan ng ano? Ano mo lang sa Facebook, Katalino ba yun? Laisay na ba yun, Laisay, Katalino? Nagpapalakas ng e-bike. Ayan, oh, ito nga. JRC Works, ayun oh, shoutout sa JRC Works e-bike shop. Nagre-remap daw to ng mga e-bike. So sana maka collab natin sila soon at makapasyal tayo sa shop nila. Ayun nga oh, mukhang nagpapalakas nga sila ng mga e-bike dito, no? Ayun oh, JRC Works. Okay. So mga nakakaalam nitong JRC Works, pakitulungan naman tayo na makarating sa kanila tong video natin para mapalakas pa natin itong big bike e-bike natin. Yan yung tingnan. May-ari. Ano nakalagay? JR Catalino. So ayan, kasama natin si GI. Kasamahan niya tayo or i-assist niya tayo dun sa mismong warehouse ng Payma. Papakita niya sa atin yung mga bago nilang mga unit dun. So waitings lang tayo na mag-green light para makabanti na tayo ulit. Grabe yung tunogan ng tricycle eh, no? Pang big bike eh, laki ng tunog. Sana soon magkaroon din tayo ng ganyan tunogang motorsiklo. Yung literal na big bike na talaga na may tunog. Pero ngayon, enjoy muna natin kung ano yung meron tayo. Eh, hindi naman tayo materialistic na tao. So marunong naman tayo makontento. So enjoy na lang muna natin kung ano yung meron tayo ngayong unit. So siguro sa mga susunod na panahon, pagka nakaipon-ipon, pangarap ko rin naman kasi magkaroon ng totoong big bike. Sino ba naman ang hindi na mahilig sa two wheels na sasakyan, ang hindi mga ngarap na magkaroon ng big bike, na literal na big bike. So sa ngayon, meron tayong big bike e-bike. Ito muna, enjoyin muna natin kung ano yung meron tayo, di ba? Pagpasalamat din natin yan kung ano yung mga bagay na meron tayo ngayon. Okay? Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, oh, na pag dinire-diretso nyo yung kahabaan ng Moriones, makakarating kayo sa Tutuban Center. Ito na yun guys, Tutuban Center na yan, yung pinaka-building na nakikita nyo ngayon. Sa mga pupunta ng Divisoria dyan, ayan, oh, pwede kayong dumaan dito. Ito yung kahabaan ng Moriones Street. Palpak na yung mga ano rito eh. Stoplight, tsaka abante. Hindi ka umabante, magagalit sa'yo yung mga nasa likod mo. Ayan, sumunod ka na lang din. Ayan, Tutuban Center. Mukhang big bike na. E-bike lang. E-bike lang malakas. Traffic, boy! Bumper to bumper! Taga dag. Diretso ba tayo? Diretso? Kaliwa. Ano masasabi nyo? Ayos ba? Nakakita sila ng big bike pero walang tunog eh, no? Tagasa. Uy, harang. Lupit si GI doon dumaan, no? Haba nito. Evergreen. Go. Alagpas din sa traffic. Inawisan ako ron ah. Inawisan ang malala si Tireless. Ito na yun, malapit na. Ito dito sa Kuligrin. Yan, ito na yung mismong warehouse ni Payma. Ayun, marami din business dito eh. Iba-iba rin oh. Tapos dito sa kanila sa may bandang dulo. Pero hindi kayo pupunta rito kapag ka, ano ah, pagka meron kayong mga magugustuhan sa mga unit nila na may papakita. Boss, kumusta? Oh.
Boss. Okay. Big Bite. Eh, may-ari din ng Pema, asawa ni Ache. First time gamit dito. Hindi ako maintindihan yan. Incheck yan eh. Okay guys, eto magsisimula na kami ng vlog dito sa warehouse ni Pema. Siyempre kasama natin si GI. Siya na rin yung mag-a-assist sa atin, magbabanggit sa atin ng mga presyo at ng mga ibang detalye ng mga e-bike na makikita natin dito. Pero bago yan, GI, baka pwede mo munang imbitahan yung mga manonood natin na muling bisitahin yung mismong physical store nyo. Hindi kasi kayo dapat pumunta dito sa warehouse nila, dun mismo sa physical store, dun kayo pupunta. So ano nga ba yung address natin dun sa physical store? Sa mga gusto pong bumisita sa physical store namin, punta lang po kayo sa One Luna, 1037 One Luna, corner Chacon na, Tondo, Manila. Malapit lang po kami sa simbahan, Tondo, bandang likod lang po. Kaya madali po kami hanapin. Yun. Tuwing, kailan tuwing anong oras ba tayo open? Open po kami 8:30 hanggang 6 ng gabi. Monday to Sunday. Monday na. To Sunday po. May contact number ka bang maibibigay sa kanila? Meron naman, kaya lang or sa Facebook page nila. Facebook page na lang. Yun, ito yung Facebook page nila, guys, nasa screen. Tingnan niyo na lang diyan. Oh. Pwede kayong mag-message diyan. Meron ding contact number na pwede ring tawagan diyan. So, GI, simulan na natin 'to. Okay. Pakita na natin sa kanila kung ano-ano yung mga meron at kung ano-ano yung mga bagong unit niyo dito sa warehouse niyo. So, saan ba tayo unang pwede magsimula? Doon sa ano? Dito. Ah, dito kasi mga pare-pares nang dito eh, no? So, tara dito tayo. Punta tayo dito sa kabila. Ito, iba-iba yung mga unit na nakita ko kanina. Yun, dito sa pagpasok pa lang, GI, makikita kagad natin. May mga available din tayo mga battery, no? Oo, so, ipagpapaon na lang natin, guys, ha? Hindi lang mga e-bike ang mga pwede nyong mabili dito sa Pema. Dahil maging mga parts or major parts, pwede nyo rin mabili dito. Especially battery, motor, controller, lahat, charger, mga accessories, pwede nyo rin bilhin yan dito sa Pema. Hindi lang retail, pwede nyo rin yung wholesale. Dahil si Pema, sila yung direct importer din ng mga e-bike dito naman sa Tondo, Manila. So, yan nga, makikita nyo rito, guys, mga battery na available. May idea ka ba magkano mga available na battery natin, GI? Sa battery natin, nagre-rate sa 6020, mga 9,000 isang set. Yung 6020, saan na ginagamit yun? Ginagamit po ito sa mga 3 wheels na 850 watts, sa 4 wheels, sa mga bagong 4 wheels natin na 1,200 watts. Ginagamit. Okay. Magkano nga ulit? 9,000. 9,000. Yung 9,000 na yun, swap na yun. Swap na po yun. Swap na yun. Pero pagka ayaw nila ng swap? Add ano po yata, 1,000 o 1,500, gano'n. So magiging 10,000, gano'n. Opo. Okay. So mga ganitong unit nyo, ayan, mga classic look, magkano yung mga ganyan? Budget meal is 36,000 po yan, ganyan. 36,000. Anong watts na to? Ito po is 850 watts. Sine wave controller. 6020 battery. Ano na sukat ng gulong yan? Size 10 na po. Size yan. Size 10 na. Tubeless na po rin. Gano'ng kalayo na distance na pwedeng marating 60 yan? 60 km hanggang 65 km malayo po. Malayo na rin, sa no? Paggamit mo. Kung happy throttle ka, madali ang malobat. Mm-hmm. Tapos may top box top na. Top box yan. Itong, para dagdag compartment na rin. Oo. Itong design na to, pwede siya sa babae, pwede rin sa lalaki. Pwede siya, no? Off. Napakaganda kasi ng forma niya. Ang dami niyang pangkulay na pwedeng pagpilian. Puti, pink. Tapos meron din silang mga mint green or parang blue, no? Blue. Sky blue. Oh. Black. Dami, oh. Ito, napansin kagad natin. Mini big bike e-bike. Mini big bike, oh. So yung ganito, ilang watts to? Ito po is 3,000 watts, 72 volts, 32 ampere. Itong ganito, gaano kalayo na yung distance na umaabot niya na po siya ng 70 to 80 kilometer. 70 sa gamit. To 80 kilometer. Gaano kabilis naman yan tumatakbo? Sa accurate speed po niya, kaya po niya ng 80 hanggang 85. 80 to 85 kilometers. Pero kung nakalithium ba, tatakbo na po siya ng 90 to 100. Ayun, speaking of lithium, yung mga stock na battery natin dito, di ba lead acid? Lead acid lang po. May idea ka ba magkano magpa-upgrade ng lithium? Sa upgrade ng lithium po is, bale, 44,000 po yung available namin na 60 pa lang po yun, 60 volts, 45 ampere. Meron din kayong available na mas mataas pa? Wala pa po sa ngayon. Yun yung sagad? Oh, yun na po yung sagad. Okay, so ayun, at least meron tayong idea sa presyo ng pag-upgrade sa lithium. Kung mapapansin nyo, parang pang-offroad yung datingan ito, no? Parang pang-offroad siya, guys, oh, pang-trail. Napaka-solid ng suspension na nakakabit sa kanya. So magkano nga ulit yung ganitong unit? Ang ganitong unit po ay 68,000. 68,000. Okay. Pero sa pagkakaalam natin, kapag napapanood nila itong video, may bawas pa. No? Pa may bawas pa. So dito sa may kabilang side natin, ito naman yung mga bagong 3 wheels or 4 wheels. Ah, 4 wheels. Opo, 4 wheels. So ito, dati na to or ito po yung mga bagong ina version 3.
version 3. Apo, steering wheel type, yung accelerator niya nasa paa na. Oh, okay. Pedal type na, no? Oh, pedal type na rin siya. Ano pinagkaiba nitong four wheels na to dun sa ginagawa nila kanina? Yung pinagkaiba po nito, ito po is drum brake pa po ang brake system niya. Yung mga bago po dun sa kabila is naka-disc brake na. Tsaka ito, size 8. Size no? 8 pa lang po yung gulong niya. Magkano rito sa ganitong Sa ganito po, isang bitahan po namin sa shop po namin is 65,000 po. 65,000. 3 to 4 seater na siya, 3 no? to 4 seater po. Ilang watts na to? 1,200 watts. 1,200 watts. Pwede na rin siya sa mga ahon, ano? Pwede na rin po. Malakas po talaga sa hatak yan. Gano'n nga ba katagal ang charging time yung mga ganyan? Charging time niya po, 7 to 8 hours. Pagka hindi naman siya low bat, 7 hours pwede na po. Pero pag low bat na low bat, umabot siya ng 8 hours. Napansin ko may reverse camera na rin siya, no? Meron na rin po. Yung monitor. Yan na po mga built-in previous natin. Tapos may crown light na rin. Drum brake siya, no? Drum brake. Drum brake. Okay. Yung mga kulay, black, white, blue, black. Tapos meron pa, no? Gray. Meron pa, meron iba, pa. Iba-iba, maraming kulay na pwedeng pagpilian. Ito medyo malaki pong isang to. Ito 1.5 cargo trike. 1.5 watts, tama ba? 1.5 yung size niya. Ano ibig sabihin ng 1.5? Yung sukat ng likod niya, yung pinakang cargo niya sa likod. 1.5. 1.5 meters. Ilang watts yung motor power niya? 1,500 watts. 1.5 watts. Okay. So ito, para siyang pick-up, no? Oo. Pick-up style yung datingan itong e-bike na to, guys. Napakalaki ng kanyang cargo dito sa likod. Sobrang solid. Ito rin yata nagiging upuan, ano? Pick-up lang talaga. Pick-up lang talaga. Pick-up lang talaga. So, yung mga ganito, perfect pang-business. Pang-business. Ano? Pang-business. Like, delivery ng tubig sa mga refueling station. Oo, kung may mga negosyo kayo, guys, pang-deliver, pang-hakot, pwedeng-pwede. Ano na sukat ng gulong? Napakalaki. Size 12 po siya. Size 400 12. By 12. Okay. Yung ganito, gaano kalayo na yung kilometer range na nararating? Depende po sa kinakabit na battery. Pag kinabit po natin 6032, nagre-range na po siya ng 60 kilometer po bago malobat. Loaded na po yun. Pag 6045, nagre-rate na siya na hanggang 70-75. Loaded na po yun. Pero ano yung pinaka-standard or yung stock battery nito? Stock binili battery lang po niya yung pag binili, 6032 ampere. 6032 ampere. Napansin ko yung pinaka-suspension niya, heavy duty rin, ano? Oo po, talaga malaki na yan. Sinlaki ng braso. Magkano naman yung ganito? Ito po is, pag naka 6032 standard, 68,000. Bale, add price na lang po kung i-upgrade nyo sa 6045. Yun, nagdi-deliver din ba kayo dito? Nagdi-deliver din po. Kung hanggang kaya po abutin ng e-bike, pag ina-drive lang po, dinideliver po namin. Pero kung medyo malayo na po, kabilang bayan, lalamove or transportify naman. Halimbawa, probinsya, pwede rin. Probinsya, pwede rin po. Nakakapagpa-deliver po kami through cargo, shipping, sa mga tracking. May installment din ba kayo dito? For installment po, wala po. For po, cash basis cash lang? Cash basis lang po. Okay. Sa warranty, paano nga ba warranty? Warranty naman po, 3 months warranty po sa major component po ng ating mga unit like battery, motor, controller. Sa service warranty naman po is 1 year. 1 year. Opo. So kung sakali may masirang or hindi naman papalitin yung pyesa, gagawin lang. Sa loob ng isang taon, libre yun. Opo, libre pag nagpagawa. Okay. So dito naman sa side na to, meron tayo nice patang big bike e-bike. Ayun o. Meron pa palang isa. Nag-iisa na lang po nag-iisa yan. Nag-iisa na lang. Ito pa may may-ari na. Wala pa. Wala pang may-ari, guys. So napakaswerte nyo sa mga naghahanap ng big bike, e-bike dyan na katulad ng available or kagaya ng ginagamit natin ngayon. Meron pang available. Ayan, no? Nag-iisa na lang. Nag-iisa no? na lang. Hindi pa namin dinadala sa tindahan kasi nga para kung sakali magpa-reserve, paunahan na lang. Paunahan na lang talaga, guys. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi na rin daw talaga magpaparating ng ganito si, si boss, no? So, ito na talaga yung huli. Pinakang huli. Pinaka huli. Last chance nyo na, guys. Paunahan na lang kayo kung sino ang maswerteng magkakaroon ng ganitong klaseng e-bike. Kasi napakabihira talaga magkaroon nito, no? Bihirang-bihira. Bihirang-bihira. So, yung ganito, reviewin lang natin ng konti. Ilang watts nga ba to? 3,000 watts. 3,000 watts, 3,000 ano? Watts, oo. Tapos, gano'ng kalayo na yung kilometer range na nararating yan? 80 kilometer, pinakamalayo na po 80 yun. Kilometers. Sa full charge. Ang pwede niyang marating. Gano'ng nga ba kabigat ang pwedeng sumakay sa ganitong hanggang dalawang tao na 50 o 60 kilo kaya po niya. Yun, pwede na rin. Magkano naman presyo natin? 88,000 po. 88,000. Pero sa mga subscriber at makakapanood dito ng video, may discount pa po. May discount pa pagpunta dun sa shop. No? Yung mga magtatanong dyan kung saan yung location ng PayMa,
or yung physical store nila, silipin nila yung comment section or yung description box ng video natin. Lalagay ko dyan yung kanilang contact number maging yung address nila. Ano pa ba yung mga available natin dito? Dito po yung mga version 2 na 4 wheels available pa po. Or sa mga nagaanap po ng mas murang 4 wheels, ito po. Medyo mura na po ito kaysa sa mga version 3. So ito version 2. Version 3 na yung nauna natin pinakita. Oo, mga steering wheel type. Ito po is manivela type. Okay. Nakaganito yung manivela niya, guys. Saka accelerator niya. Ano ba tawag sa manivela na to? Butterfly. Butterfly. Tapos yung pinaka-accelerator nasa kamay pa. Yun. Magkano naman dito? Sa ganito po is, sa ngayon po ang bentahan po namin sa tindahan is 60,000. 60,000 pesos. Okay. So, dun sa loob, parang pare-parehas na lang po yan. Okay. So, lipat tayo dun sa kabila. Ayun nga pala yung mga pyesa. Oh. May mga motor. Nagbibenta rin yan yung mga motor, di ba? Motor po. Differential. Lahat ng parts. Opo. Ng e-bike available dito. So dito tayo sa kabilang warehouse nila, tignan naman natin dito kung ano yung mga makikita natin. Parang dito sa kabila, more on parts na kayo, no? More on parts. Oo, oh. Sa mga hindi nakakaalam or sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog natin dito na pinakita natin yung mga available nila mga parts. Ayan, nasa screen. Search nyo lang yan or hanapin nyo lang yan dyan sa mga videos natin para malaman nyo kung ano yung mga available nilang mga parts dito sa Paymas. So, paano tayo? AGI, tingnan natin kung ano yung mga available dito. So, ano yung mga ina-assemble nila rito? Ayan, ito yung mga bagong dating na version 3 na disc brake ng kanyang brake system. Version 3. So, yung pinakita natin kanina doon, version 3 din, pero drum brake. Oo, drum brake. Ito, version 3, disc brake na. Disc brake, tapos mas pinalapad na yung upuan niya sa upuan ng driver. Mas malapad yung driver seat. Ay, nakukuha ng dalawang tao. So, literal na 4 to 5 seater. 4 to 5 seater. Oh. Tsaka ang upgrade din na nangyari dito yung gulong, ano? Oo po. Tsaka, nilakihan. Nilakihan, size 10 na po size siya. Size 10. Nilagyan na rin siya ng? Ito. Handbrake o uphill assist? Handbrake yata, handbrake. No? Handbrake. Oh, handbrake. Handbrake to eh, no? Ayun o, handbrake siya. Akay ba yung itsura ng handbrake? Iba ng mukha. So, sa specs, same lang din same ba? Same lang naman sa specs. Same lang. So, magkano naman ang naging presyo natin ngayon dito? So, in-upgrade yung gulong, nilakihan yung upuan. Sa ngayon, yung version 3 na isa is 65,000. Siguro ito, nagdagdagan lang ng konti kasi medyo may dinagdag na mga features na kakaiba dun sa isa. Sa ngayon, wala pa akong mabigay na presyo. Kasi hindi ko pa kabisado yung price nito. Yun. Kung interesado kayo dito sa version 3 na naka-disc brake na, eh, tumawag na lang sila or mag-inquire na lang sa page or dun sa contact number. No? Opo. Basta yung version 3 na naka-drum brake is 66. 65 po. 65. Drum brake pa lang yun. Pero kung gusto nyo ng disc brake, siguro add lang ng konti. No? Opo. So, ang mga kulay na available, black, white. Ito ang ganda. Two-tone. Two-tone color combination. Chameleon kung tawagin nila rito. Ayan. Ito. Ito sky blue. Ang ganda rin. Pink meron din, no? Dami mga available kulay, no? Oh, may red din. Red. Tapos, mint green. Available din. Green. Oh, ayan, guys. Ito yung mismong warehouse nila rito sa Payma. Napakarami yung mga makikitang mga available na unit at meron din sila mga available na binibentang pyesa. Yun nga, silipin nyo na lang yung ginawa natin video para malaman nyo kung ano yung mga available parts dito sa warehouse ng Payma. Ayun, no? Ano to? Ayun. Pambenta nyo rin to? Kasama siya sa unit na assembling. Ito. Ay, sa unit. Ito yung sample nung disc brake, no? Ayun yung disc brake. So, ito na yung pinaka-braking system ng ating four wheels. Na version 3. Naka-disc brake, guys. Ayun, ganyan yung forma. Yan, nakikita nyo, no? So, mas accurate na ngayon siya. Yung mga ganito, mga accessories, nagbebenta kayo niyan? Sa dito po, hindi po siya pambenta. Siya po yung mga ginagamit na para pa-assemble po yung unit. Na. Okay. Siguro kung mga ano lang, kung dito kayo bumili at meron lang din silang kailangan. Sobra, opo. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. So, ngayon, may mga pabol pa ba tayo, GI, or yan na lang muna sa ngayon? Yan na lang po muna sa ngayon. Wala pa po tayong mga bagong dating na mas matataas na spec na unit. Oo. So, sa susunod na video po, baka meron na po tayo mga bagong dating na matataas na spec na unit para ma-inform din po kayo na available po yan. Yun. O sige, bago tayo tuloy magtapos, GI, baka pwede mo munang muling imbitahan yung mga manonood natin na bisitahin yung ating warehouse doon sa, ano, or yung showroom natin sa One Luna. Sa One Luna po. 1037 po, One Luna, corner Chacon, sa Tondo, Manila lang po. Likod lang po ng simbahan ng Tondo. Madali po kaming hanapin. Yun. So, syempre, nagpapasalamat tayo kay GI dahil na-assist niya tayo
dito sa vlog natin sa warehouse ng Pema. Salamat, J.I. Alright. Okay guys, may pa-habol pala tayo dito sa mga pick-up e-bike nila. Naangat siya, no, J.I., no? Sige nga, pakita nga natin sa kanya. Makita natin yung controller. Para siyang dump truck, no? Ayan guys, oh. Para siyang dump truck. So, pwede siyang pagkargahan ng mga buhangin, no? Pwede. Hindi na kinakailangan salukin na salukin. Iaangat na lang kung sana siyang babagsak. So, yun yung isa sa magandang features nitong pick-up e-bike nila, guys. Nagiging dump truck siya. Or talagang naiaangat. Hindi ano kalaki yung ganyang controller. Ito controller, ang laki, no? Ilang watts controller nito? 1,500. 1,500 watts. Same ng motor, same no? Same ng motor. Tapos may uphill assist pa yata. Meron. No? Para lumakas lalo yung hila. Yun, speaking of ano, di ba pinagkakargaan siya? Gano'ng kabigat yung maximum load weight capacity niyan? Maximum load niya po, umabot ng 500 kilo. 500 kilos, kalahating tonelada ang pwedeng sumakay sa, or kung pwedeng ikarga sa unit. Ato, bigat din, no? Okay, balik na tayo sa mismong physical store ni Pema. At meron daw pa ang paw sa atin. Right, nakita na natin yung ating mga available at bagong unit. Boss, salamat ha. Balik na, thank you. Let's go. Thank you boss. Tara. Una ka na, sunod na lang ako sa'yo. Hindi ko kabisado eh. Alright. Sa mga interesadong bumili ng unit guys ha, inuulit ko na sa comment section yung kanilang exact address, maging yung contact number kung sakasakaling may mga nagustuhan kayo sa mga nakita nating bagong unit dito sa Pema. Balik na tayo sa kanilang physical store. Let's go. Okay, nandito na tayo ulit sa Pema. Ayan o, Pema. Alright. May Christmas party ba kayo dito, boss? Christmas party? Ah, may Christmas party kayo bukas? Ah, isa. Sana yung meron. Ah, dito kayo mag-Christmas party. May Christmas party pala, che? Party? Bukas! Ah, bukas? Ano? Saan ka? Tingnan ko kung makapunta ako. Tingnan ko pag makapunta, punta ako. Okay naman. Kaso taong-taong dito. Ah, dito? Oo. Oh, okay. Kaso ayaw lapas eh. Ayaw, ayaw. Labas sa traffic. Mahal. Hindi mahal. Traffic pa. Ah, traffic? Oo, oh, traffic. Dito na lang, no? Sayang, di ba? Labas sa kanya, marami, no? Oo. Lahat gusto dito. Oo. Dito na lang, marami pa, no? Sayaw, kanta. Oo. Oh, meron pang ano, take out. Oh, take out pa, di ba? Sharon. Kaya ko pa dali niyan. Yun, no? Meron pang aginaldo sa atin si Ache, thank you ha. Yun o, may ampaw na, meron pang grocery. Thank you, Che ha. Alright. Sige na natin to, baka maulog eh. Sama tayo ha. Ah, sige. Ano kaya lalagay ito? Tali na lang dito, tali. Pwede no, pwede no. Ang daming bigyan ni Ache ha. Meron din kayo nito, boss, ano, Ronel. Bukas pa, no? Yan. Ang laki. Boss, tali. Yan, sigurado. Tali. Yun. Yun, ayos. Che, thank you, ha. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Boss, thank you, ha. Tignan ako. Yeah, ituloy na rin ako. Salamat ha. Tol, drops. Tignan ako. Thank you. Che, tuloy na ha. Happy New Year. Thank you. Che, bye. Okay guys, nakaalis na rin tayo dito sa Pema e-bike. Nakakatawa lang din dahil naalala tayo ng mga e-bike shop owner na binablog natin. Meron sila mga munting regalo, hindi nila tayo nakakalimutan. Kaya nagpapasalamat din tayo sa kanila dahil sa binibigay nilang suporta sa bawat vlog na ginagawa natin sa kanilang
store or sa kanilang business, di ba? Siguro nakakatulong din tayo, nakakabenta rin tayo ng mga unit nila kahit papaano, kaya siguro naaalala rin nila tayo. Kaya thank you rin sa mga e-bike shop na binablog natin dahil sa inyong suporta at pagtitiwala na ibinibigay sa atin. Nawa ay lalo pa kayong pagpalain at mas marami pa ang ating pagsamahan, mas matagal pa tayo magsama-sama, makabenta pa tayo ng maraming e-bike. Let's go! Woo! Nakakatuwa talaga, may aginaldo pa tayo kay AJ. Pero yun, hindi naman siya Pinoy, di ba? Pero naalala niya tayo, di ba? Yung ibang Chinese hindi naman ganyan eh. Ano lang, basta hindi lahat ganyan, hindi lahat ng Chinese ganyan na nakakaalala. Meron siyang pusong Pinoy, di ba? Pusong Pinoy siya kahit Chinese siya. So salamat, Ache, sa owner ng Pema e-bike. God bless. Happy New Year. Alright, pauwi na tayo guys. Muli na naman tayo nakatapos ng isang vlog sa araw na ito. At muli ko na naman kayong nai-update sa isang warehouse ng mga e-bike dito naman sa Tondo, Manila. Ang pala, ulitin ko lang, itong Pema, isa sila sa direct importer ng mga e-bike, pati ng mga e-bike parts and accessories dito sa Tondo, Manila. Kaya naman, makasigurado rin kayo na lahat ng hinahanap nyong pyesa or e-bike, makikita nyo at mabibili nyo sa kanila. Siyempre, sa mura at mababa lang ding halaga. Diba? Kaya sa mga nag-aanap ng e-bike dyan, single or 2 wheels, 3 wheels, hanggang 4 wheels, maging sa mga e-bike parts and accessories, pasyal na lang kayo rito sa Fema e-bike shop para makakuha kayo ng mga unit or e-bike na hinahanap nyo. Basta huwag nyo lang kalilimutan ding banggitin na napanood nyo dito sa channel natin, at huwag nyo rin kakalimutang sabihin na subscriber ko kayo para naman maibigay sa inyo yung pinakamalalaking discount na ibibigay sa inyo ng bawat shop na pupuntahan natin. At kung kayo naman ay bago pa lang din dito sa ating YouTube channel at napadaan lang din kayo dito, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Like and follow nyo na rin yung ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video na ilalabas pa katulad nito. At para na rin syempre makuha nyo yung pinakamalalaking discount na ibibigay sa atin ng bawat shop na pinupuntahan natin. So maraming salamat sa panonood nyo guys. Siguro hanggang dito na lang din yung video natin sa araw na ito. Kita-kits na lang tayo ulit hanggang sa mga susunod na video. Biyain na muna ako pa uwi. Ride safe sa inyo guys. Keep safe and God bless.